Hatchies Buy and Sell. So, ililink ko lahat ng information down to the description box. Ula. Hi guys, this is your budgetarian Bessie J. Lu and welcome to my channel. Our video for today is going to be a haul video, but this one is I bought from Facebook Live Selling. So if you want to see what I got, then please continue watching. Alright, so mga beshi, medyo na-curious ako kasi meron ako napanood na segment sa TV wherein yung mga about nagla-live sell and how it is much easier for them to sell online na nagla-live sell sila sa Facebook. So, ang ginawa ko is nanood ako sa Facebook ng live selling. So, meron ako napuntahan na site which is Hatchies Buy and Sell. So, if you want to know about the site, ililink ko siya down into the description box. And also, ipa-flash ko rin somewhere in the screen yung kanilang Facebook page. Okay? So, nagpunta ako doon and then meron ako napapanood. Lagi may mga nag-flash na mga nagla-live sell, ganyan-ganyan. So, na-curious ako. I'm looking for a bag kasi gusto ko yung mga bag na pangharabas kasi karamihan ng mga bag ko is gifted to me. And the regardless of the brand, once na gift siya sa akin, mas tinetreasure ko kasi yung mga yon. Na-curious ako. So, nanood ako ng mga live sell. At first, hindi ako bumibili. So, nanonood ako ng mga live sell. And then, so, tiningnan ko muna or inobserve ko muna paano ba yung transaction kapag live sell compared to sa Instagram or yung mga nagpo-post talaga sa Facebook. Kasi, bumibili rin naman ako sa Instagram tsaka sa Facebook. So, if you want to know more about that, ililink ko siya dito sa taas and also down into the description box below. Kasi meron akong in-upload na video previously na regarding sa mga online shop na usually na binibilihan ko here, online. So, yun nga, online shop eh, diba? So, ayun. Umpisahan na natin. Actually, dalawa yung pinagbilhan ko ng mga bags. So, gusto ko makita. Yung isa, sobrang mura. Isa, medyo mid-range lang. Eto, unahin natin to. This one, sa Facebook page is Billstocks. So, Billstocks yung pangalan ng online shop. So, ilalagay ko na lang dito sa baba. Tapos, nakabili ako ng apat na bag and they are all black. So, pagpasensyahan niya ako lahat black kasi parang pinili ko yun yung pinaka-versatile na color. And also, yun yung magagamit ko sa office. Okay? Kasi meron akong white na bag. Pakita ko sa inyo ha. Wait lang, kuhanin ko. So, ito yung white na bag ko. So, meron siyang pangalan. Yan, J. Lu. And meron siyang Tweedy. Bigay sa akin to ng friend ko, si She. Hi, She. So, binibigyan niya ako ng mga bag. Actually, siya yung madalas nagbibigay sa akin ng bag. Kasi hindi rin naman talaga ako madalas bumibili ng bag. Kasi parang yung mga binibili ko, as in mga chipanggang mumurahin lang, murahita, ganyan. So, ayun, pag binibigyan kasi ako ng bag, gusto ko na hindi siya masisira agad. And this one is white. Yan. Eh, medyo nagkakaroon na siya ng discoloration kasi sobrang use ko siya. Ayan, oh. Sobrang use ko siya. Tapos personalize siya, yun yung pinakagusto ko. Ililink ko rin to. Hinol ko to eh. Ililink ko rin to sa taas and also down to the description box below. So, ayan. Umpisa na natin yung ating first shop, si Billstocks. And I got 4 bags for 1,400 pesos. And then, yung shipping fee niya is 150 pesos. So, kung apat na bag yun, para pumapatak 350 per bag, diba? So, ayan. Tingnan na natin. Actually, ngayon ko palang siya bubuksan. So, hindi ko alam kung ano i-expect ko, pero dun sa mga live selling, karamihan ng mga binilan ko is pre-love or yung mga ukay-ukay ganyan. Yung mga yon parang sinasabi naman nila kung merong damage and also, just the same, do manage your expectation. By the way, at the end of the video, bibigyan ko kayo ng tips on how to buy doon sa mga live selling, kung ano ba yung process, ganyan-ganyan. Pero on the first part, mag-haul muna tayo. Kung naalala ko yung mga individual
price nila, ilalagay ko dito somewhere in the screen or sasabihin ko sa inyo. Pero just the same, minsan kasi, pag marami akong binibig, binabulk ko siya. Like, for example, nakikipag-nego ako kasi doon sa live selling, may mga instances na pwede naman kayong tumawad. And yung seller, sasabihin naman niya sa inyo kung pwede nilang ibigay doon sa presyong gusto niyo or hindi. So, ang dami ko lang namang hanash. So, umpisa natin dito. Interesting. Okay. So, this one is actually a large bag. Yan. Para sa akin, malaki siya kasi maliit ako. Baka kainin ako nitong bag na to. Pero, okay kasi sa akin yung malalaki na bag. So, this one, kung familiar kayo dun sa Bao bag na ng Issey Miyake, actually, parang feeling ko, pwede siyang laptop bag eh. Kasi ang laki niya. Tapos medyo maluwag siya. Yun nga lang. Anyway, so ganyan siya. Para medyo metric style siya na anik-anik. Ayan, na concept. And ganito siya sa loob, maluwag. I don't see any flaws. And okay naman siya. I mean, like, siguro lilinisin mo lang ng konti. Pero yung quality niya is very nice. Alam niyo yung Bao bag ng Issey Miyake, yung Bao bag na yun, parang dupe siya. Alam niyo yun? Eh, nakakatawa kasi, nung nakita ko yung office mate ko, meron siyang parang ganitong bag, as in parang ganitong bag. So, hindi ko lang alam kung Issey Miyake yung sa kanya, pero yung Issey Miyake na Bao bag, it ranges from 16 to 24K. O, diba? And I got this, I think, for 500. Dinego ko siya, itong dalawang bag. Itong dalawang bag na to, ninego ko siya at 1,000 kasi parang 600 niya binibenta tong bag na to. So, sabi ko, I want to buy it in bundle for 1,000. Parang ganun. So, which is binigay naman niya. Buti na lang. And hindi ako nagsisisi sa bag na to. Maganda siya. Diba? Kahit na black siya, okay pa rin kasi maganda yung texture ng bag. Hindi siya yung usual na alam mo yun. Pero nakita ko ng mga ganyang bag sa ano, sa Thailand. And sabi ng seller, Japan daw to. Pero I don't know yung brand. Kasi wala siyang brand na nakalagay. Pero the hardware is still okay. Ayan o, maganda siya. Pang office. So, siguro, meron lang siyang... Wala naman. Meron lang siyang konting mga discoloration. Yung medyo kupas ng kulay. Pero hindi masyadong halata eh. So, wala siya. Signs of usage. Okay pa naman siya. And mukhang sobrang matibay tong bag na to. Mukhang matibay tong bag na to. In fairness ha. Lahat ng hardware niya is gold pa. Ayan. Tapos, medyo may konting fading pero hindi halata. Tapos, I think ang kulang lang dito is yung sa shoulder bag niya. Kasi meron siyang lalagyan na ganyan eh. Ayan o. Pero, wala siya yung pang-sling. Yung pang-sling na strap. Siguro yun lang yung kulang. Ayan, maganda siya. If you'll notice. Ayan o. Good pa lahat ng hardware niya. And sobrang okay pa nito. And mukhang matibay siya in fair view. Kasi, yung mga bag na pang-office, usually, yun yung hindi ako masyadong bumibin ng mura. Kasi, lagi ko siyang ginagamit and hindi ako open nagpapalit ng bag, lalo na pag nakakalimutan ko. So, ayan, okay naman siya. Ang pinaka-usually na laging nasisira sa bag is yung strap. And this one, I think matibay siya. And for 500 from Japan, and alam naman natin gano'ng katitibay yung mga gamit sa Japan. So, worth it na siya. Dami kong sinabi dun sa dalawang bag, besh. Ang dami pa natin i-haul. Anyway, ito naman I bought for 200 each on the same shop. Natuwa lang ako dito. So, this one, di ba, may tape pa siya. Kasi yung mga tape dito, dun nila nilalagay kung sino yung bumili, ganyan. Tapos, yun. Tanggalin ko lang itong tape. Ayan, okay na. So, ito naman yung isa. Natuwa ako dito kasi kakaiba yung style ng bag niya. So, pang alis-alis lang. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng lagyan ng mabigat.
And this one, it says, mukhang Japan din siya. It says, the BB story. B love B. B&B by JFK. So, ayan. Ganito siya. Ayan. Wala siyang flaws. Maganda siya in Fairview. Wala rin siya masyadong signs of usage. Siguro, ano lang, wipe-wipe lang kasi medyo madumi. Pero, maganda siya. Ayan o. And ito yung loob niya. Ganyan lang. So, ayan. And, I like it. Worth it for magkano ko siya pumapatakbo mili. 200. Isa. And this one is also nice. Nakakatuwa. Ito. May nakita akong parang ganitong style na sa Stradivarius na parang 1,400 time. So, ito. Ang ganda. Japan din daw to. Actually, I don't mind yung mga pre-love items kasi pinanghaharabas ko lang din sila eh. This one is Colette. Colette by Colette Heyman. And nakahalo siya or hollow yung ano niya, loob niya. Ayan o. So, kung mahal man to, edi jackpot. Anyway, itatry ko research kung itong mga brand na to, kung magkano siya usually. So, flash ko sa screen. So, this one, ang ganda pa niya, para siyang bago. Ayan o. Tapos, ganyan lang siya, taso. And, sobrang ganda niya, parang hindi siya nagamit. Mm-mm. And only for 200. Ayan. Tapos, itong pangalawang shop naman, eh, hindi ko matandaan. Actually, yung lahat na nabili ko kay Billstax is very nice. As in, maganda pa yung mga bag, iba para talagang bago. It's just that, alam ko, nagpapagames din kasi usually yung mga nagla-live sell. Like, if you share their video, ganyan. So, nagpapagames sila, nagpaparapol sila, ganyan. Tapos, meron akong free dapat na shades na very cute. Kaya lang, wala dito sa ano na to. Sa, nung pinadala nila yung items, kulang siya ng nung shades at saka ng scarf. Kasi usually, parang nung araw na yon lahat nung nag-mine, meron silang mga freebies, ganun. Kaya lang, hindi ko siya nakuha. I'm so sad. Kasi gustong-gusto ko yung shades nila. Kasi very, ano siya, unique yung style. So, ayun. And then, we proceed to the next bags. Okay, yung next na shop naman is ganito. Ganito siya dumating. And hindi ko na matandaan kung ilan to. 1, 2, 3. Hindi ko matandaan kung ilan yung binili ko sa kanya. Pero, if there's something na hindi ko masyadong type, then, pag-giveaway ko na lang siya. Okay, so, this one. Meron ditong parang pang-occasion na bag, which is, kita niyan, ang cute. Diba? Nakaka-mesmerize siya. So, makinang siya. This one, I didn't buy this one. I think I got this for free. So, okay pa naman yung bag. Walang sira and everything. Pero, meron siyang tag na $1.99. Ito, oh. Pini ko from US to. So, nagagawin na. $1.99. So, and I got this for free. Ayan, o. Mga pagmatin ka ng kasal or may okasyon na bag, yung mga malilit na bag lang. Which is nice. Tingnan natin kung ano ang nandusit. Wow. Ilagay niya sa isang malaking bag. Yung mga bag. Balikan ko kayo, besha. Okay, I got a belt bag. And I think genuine leather ba 'to? Hindi ko sure, pero mukha okay pa naman siya. Wala naman siyang damage. Kasi usi mga belt bag ngayon, 'di ba? I got this for 100 pesos. So ganyan lang siya. Alam mo yung parang belt bag na pang mga lalaki, parang ganoon. So okay naman siya, working lahat ng zipper, I think. And hindi naman siya mukhang lumang-luma. Siguro may discoloration lang dun sa mga zipper. So, yung mga part na nagpuputi-puti. Pero, konti lang naman. And, as I said, mga pangharabas na bag yung mga hinahanap ko talaga. And this is walang brand. So, ganyan lang siya.
So, gusto ko siyang susuotin ko siya as nakapaganyan. Yung para nakapaganyan. Yan. Which is, ayan. Not bad, 100. And mukhang okay pa yung tsura niya. And then, the rest of the bags are here. Yeah, ayan. Ganyan, nakaganyan siya. Malalaki yung bag na binili ko eh. So, ano ba ito? Okay, so, umpisa natin. Meron akong bundle na bag, which is... ano to? Actually, hindi ko na matandaan yung mga binili ko. So, this one is 31 na brand. Ayan, corduroy siya na black. And malaki siya na bag, okay. So, the reason why bumibili ako ng malaking bag is because para dun sa laptop bag ko. Or dun sa laptop ko, para sana isang lalagyan na lang siya if I don't feel like bringing two bags. Kasi anong nangyayari kasi, yung work bag ko is one bag and then yung laptop bag ko is another bag. And marami na ako nasira na laptop bag. So, yung ginagawa ko is gusto ko, bumili na ako ng mga pangharabas na bag. So, ito, I feel like pwede kong ilagay dito yung laptop bag ko. Laptop bag. Yung laptop ko and also yung mga iba kong stuff all in one. So, ayan, ganyan lang siya sa loob. Nakahalo siya, nakalagay 31. So, ayun, hindi ko alam kung saan brand yung 31 na yon, pero this looks like matibay. Ayan. Okay, so I got this for, I think nakabundle tong malalaki na bag for 600. Ilang bag yung malaki? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na bags for 600. So, I feel like, ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, tama ba? Oo, tama. 5 na bags na malalaki for just 600 pesos. Diba? Sobrang sulit na yon. So, ayan. At saka kasi ako, pagka nagsawa ako, binibigay ko rin sa probinsya, like nandodonate ako dun sa province ng mga staff na ayaw ko na nagde-declutter din ako. So, ayan. Okay yan. I like it. Corduroy. Not much to say about the bag. So, this one naman. Ito, may mga mancha-mancha siya. Pero, pwede mo siya kasing linisin kasi parang canvas yung bag niya. And I got this for, yun nga, nakabundle siya na 5 na bags for 600. Ay, hindi. This one is for 150 alone. Oo, tama. May nakalagay na presyo yung 150. Ito, ano siya? May brand ba ito? Indigo. Indigo lang nakalagay. Wala siyang zipper. It's an open bag. Tote bag lang siya. And ayan, canvas siya. And lalabahan ko to. Hopefully matanggal yung mancha niya. May mancha siya dito. Pero, ayun. Kasi parang iniisip ko, pwede ko siyang bigay sa mama ko or pwede ko siyang ipag-giveaway. So, pero linisin ko muna siya. Yung tela niya is parang makapal. Makapal siya, pero pwede siyang malabahan. So, carry lang. And then, another animal print na bag, which is malaki din. And, wala lang, tala lang siya. Hindi naman siya madumi, in all fairness. Pwede siyang diaper bag. So, ayan, wala, ganyan lang siya. Maganda siya. Snap button, wala siyang zipper. And, ganyan siya. As in, maayos naman siya, in all fairness. Ayan, ganyan lang siya. So, para naman, may variation yung laptop bag natin. And then, this one is also... tela din siya, canvas bag. Ito naman, pwede itong overnight bag. And this is, ano to? Eddie Bauer. Outdoor outfitter. Yun. So, ito, okay naman yung labas niya. Medyo may konting mancha sa loob. So, ano ba to? Yan, ganyan siya. Well, I mean, hindi naman siya mancha. I mean, like, kailangan mo siyang labahan. Ganun. So, laban natin yan. Mag-reklamo ka pa ba? Parang pumapatak 100 each lang. Ayan, malaki din. So, pwede siyang overnight bag. What else? And the last bag in here.
Okay, so ito yung second to the last. This one is parang kailangan mo lang din siyang labahan. So ganyan lang siya. May mga clouds, tapos transparent yung strap niya. Yan. So itong mga to is more on casual bags na pwedeng pang lakwat siya ganyan. And this one is Vera Bradley. Ay, alam ko mahal tong brand na tong Vera Bradley na to. So this one is a sling bag lang na yellow na printed. Ayan. Ayan. So ito na yung last na bag. Wala naman siyang issues, wala naman siyang chismis. And okay. The rest of the bags are nice. I mean like, hindi ako masyadong nag-expect sa kanila kasi parang feeling ko gusto ko lang silang gawin na like for example, nag-shopping ka, ganyan. At least matibay yung bag para kahit mabigat. Tapos yung iba parang gusto kong gawin laptop bag. So parang ganun lang. Itong Vera Bradley, na-curious ako dito eh. Wait lang ha, i-research ko nga to kung magkano to. Okay, so itong Vera Bradley is apparently a US brand. Ang mahal pala nitong mga bag ni Vera Bradley. Parang ano siya, nag-range siya pag naka-sale $53 to $90 to $110 depende dun sa design. Pero ito, parang siyang alam mo yung ano yung itsura niya, yung parang binibenta dun sa bag ng mga slim bags ng mga tela, parang ganon. Pero but wait, $90 yung ganito. And I got it for $350. Naisip ko kasi gusto ko siyang ibigay sa mom ko kasi para sling lang, para mas mabilis para sa kanya. So, ayun. Pero parang gusto ko na lang din siya. Ewan ko, parang hindi naman ako masyadong fan ito, pero baka bigay ko na lang sa kanya. Gamitin ko muna bago ko bigay. Ayan. So, ayun lang lahat mga besh. And also, by the way, yung mga tips and tricks dun sa online selling is, meron sila mga term na ginagamit like SS means screenshot, SSD means screenshot done, and then CF means confirm, tapos ano pa ba? So yun, yung sa live online selling pala mga besh is kailangan you have to pay it within 24 hours. So, hindi siya nagpapatagal ng reservation. And usually, kapag live selling, mas nagmumura sila or usually parang mas mababa yung presyo nila compared dun sa pinopost nila, yung mga pictures, ganon. Tapos, usually kapag bumibili ka, sasabihin nila sa inyo na e-screenshot or SS or SSD. So, ibig sabihin, screenshot mo yan para pag nag-send ka ng order form mo, alam nila kung ano yung binili mo na bag. Although may na-mark or naglalagay sila ng mga name at saka price dun sa tape kung kanino, sino yung nag-reserve. Tapos, usually, marami rin mga joy reserver kapag online selling or yung mga nag-live sell. So, minsan, nagreklamo yung mga seller. Siyempre kasi, di ba, ang tagal din nila, parang in-explain nila, pinapakita nila yung item, tapos, i-joy reserve lang instead of meron ng ibang bibili, parang ganun. And also, may mga time na nagpapakood sila. Like, for example, if you want to buy it, sabi nila, mine, black, tapos yung presyo. Ganon. So, kung ano lang yung code nila, itatype mo lang yon dun sa chat. And then, merong ibang naglilista or ninote nila kung successful miner ka or hindi. And also, sa live selling, pwede rin tumawad. Actually, ako lahat tinatawaran ko. Kasi nga, pangaharabas ko lang. So, yun. Pwede kang tumawad doon sa mga nagla-live sell. If they can give naman yung presyo dun sa tawad mo. Of course, binibigay din naman nila. And also, meron din mga branded. So, yung mga branded, hindi na ako masyadong nag-check nun. So, depende na lang kung less than 1,000 peso siya. Tapos, feeling ko worth it siya. Kasi pre-loved na siya, diba? So, pero, kung i-compare mo naman yon dun sa bibili ka ng brand new, sobrang marami ka ng pre-loved na mabibili, diba? So, yon, meron din sila mga branded, like meron mga Coach, ganyan, yun yung mga nakikita ko, meron mga Sisley, yun yung mga brand na nakikita ko, Coach, Sisley, MK, yan, meron din sila mga ganun, pero hindi pa ako nagtatry dun sa ganung level. So, ayun lang mga besh, I hope na nakatulong sa inyo tong video na to, and please don't forget,
to like, comment, subscribe, and share this video. So, yun lang mga besh. Thank you so much for watching. And huwag natin kakalimutan magmaganda ng naayon sa bulsa. Maraming salamat. Bye!